Gamit ang talent ko sa pagdodrawing, kailangan kong makaipon ng pera para makabili ng plane ticket papuntang Palawan. Gaya ng ginawa ni Adam, hahanapin din natin si Kuya Gio sa Palawan. At hindi lang natin basta hahanapin si Kuya Gio, kundi idodrawing natin siya sa ilalim ng tubig, doon na mismo sa Palawan. At pagkatapos ay ibibigay natin ito sa kanya ng personal. Since napanood na natin ang vlog ni Adam, may idea na tayo kung saan sa Palawan si Kuya Gio. Kaya mas mapapadali na ang paghahanap natin doon. Isa sa dahilan kung bakit ko ginawa ang content na to. Dahil gusto kong patunayan na may pera sa arts, may pera sa pagdodrawing, at pwede ka talagang kumita dito. Day 1, kasama ko ngayon ang pinsan ko, akong personal assistant o akong cameraman. So dalawa kami ngayon sa challenge na to. Kailangan namin makabili ng ticket pareho. At ngayon pupunta tayo ng Taguig, doon tayo maghahanap ng mga pasyalan. Kasi ito yung mga dapat nating puntahan, yung mga madaming tao, mga pasyalan, para may chance agad na may magpagawa sa atin ng drawing. Maghanap na tayo ng mga customer. Pero baka gusto nyo ano, okay na sumama kayo sa vlog. May content kasi okay. So ayan guys, may first customer na tayo, si Kuya Nathan. So hindi ko na sinabi kung magkano ang presyo ng drawing ko. Gusto ko sila na ang bahala kung magkano ang ibibigay nila. Okay lang, oh. Basta ang goal natin, kailangan natin makaipon ng pera. Speaking of goal, bago namin sinimulan ang video na to, nag-search muna ako sa Cebu Pacific kung magkano ang estimated the budget ng plane ticket papuntang Palawan. At nakalagay dito nasa 4 to 5,000 ang kailangan kong budget. Isang tao pa lang to. Since dalawa kami, times 2. So isarado na natin ang 10,000 ang goal. Okay guys, my first customer na kami, si Kuya Nathan. Dodrawing na natin siya ngayon. Naka-duty siya ngayon eh, bali. Gagawin muna namin ngayon, tapos ibibigay na lang namin sa kanya mamaya. 15 to 20 minutes ko pala ginagawa ang ganitong klaseng sketch. Hayaan nyo guys, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang ganitong klaseng sketch. Pero hindi muna ngayon, kailangan ko muna matapos ang content na to. Kaya abang-abang lang din kayo sa mga content na ina-upload ko. At tuturuan ko rin kayo kung paano tumanggap o magkaroon ng art commission. Kaya kung gusto mo matuto mag-drawing ng mukha ng tao, i-like mo ang video na to. So ayun guys, nag-send ng 200 pesos si Kuya Nathan sa GCash. Kaya ko yun. Ha? Kaya ko yun. Sige nga. Ha? Joke lang. Gumagawa kasi kami ng content doon. Napangalan mo rin? Emily. May amount kami na kailangan ma-reach para makabili kami ng plane ticket papuntang Palawan. Kahit magkano lang po, tatanggapin po namin yan. Ngayon din namin siya gagawin. 15 to 20 minutes lang. Paano pa picture ng father ko? So ayun, picture ng father niya ang ipapadrawing ni ate. Pinicture na lang din ang pinsan ko para mabilis. Sino nang sasabing walang pera sa arts? Meron? Meron siya. Okay guys, water break muna tayo. At papasok tayo sa loob. First time mo, Choy, dito, no? Oo, oh, first. Ha? Ano masasabi mo? Di, ito na dito sa Venice, nakikita ko lang sa Facebook. Nakikita mo lang ito? Parang naka-amaze. Na-amaze ka? So, andito na kami ngayon sa loob ng Venice at naghahanap kami ngayon ng mapag-charge ng battery ng camera namin. Hindi ko kasi dala yung extra battery ko, kaya ito nangyari, naloobat yung camera. Kaya cellphone lang ang gamit namin ngayon. Kung tutuusin, mas maganda itong cellphone gamitin guys, unlike sa camera. May mga pagkakataon kasi na sinisita kami pag gamit namin yung camera. Kaya advance ko na kayo, iba't iba yung makikita nyo na quality ng footage dito sa video na ginagawa namin. Ayan guys, nagtinagaw na ang akong pinsan. Intindihin nyo na lang kasi first time niya dito. Wala kasi ito sa bukid. Maski ako nung una, na-amaze din talaga ako sa ganda dito. Habang nag-iikot-ikot kami at naghahanap na mapag-charge yan, nagtanong na rin kami ng mga tao dito. Ma'am, pwede po maka-istorbo sa inyo? Okay lang po ba? May amount kami na kailangan na ma-reach. 15 to 20 minutes lang po tapos na yung drawing. Baka may gusto pa magpa-drawing sa inyo, ma'am. Kahit magkano lang po. Sige po. Thank you. Okay lang po. Sir, okay lang po na maka-store mo sa inyo, sir. Sunod-sunod na ang rejection.
Kaya dito ay talagang sinusubok na ako. Pero sabi ko okay lang na ma-reject. Magtatanong pa rin tayo. Thank you, ingat, okay lang po. Hanggang sa may nakilala kami. Hindi pa rin ako naging kampante. Pwede pa rin kami ma-reject dito. Pero habang ina-explain ko na sa kanila yung content na ginagawa namin, nagustuhan nila. At ngayon, gusto nila magpa-drawing tatlo. Siguro, estimated ko mga 40 minutes, mga 45 minutes. Kasi, since tatlo naman kayo eh, okay lang mo ba? Ah, sige. Ano bang pangalan? Ate, ano bang pangalan niyo? Pangalan niyo po? Leia po. Leia, kayo po? Aubrey. Bong. Bong, yun. Nice to meet you po. Sige po, mali-picturean ko na lang kayo. Hindi mo na pala ako nagpapabayad, saka lang nila ako babayaran pagkatapos ng drawing. Anyway, ballpoint pala ang gamit ko ngayon at kung napapansin nyo, naka-landscape yung papel. So, pinag-isa ko na lang sila sa iisang frame. Achay! So, ito sila ngayon, nakasakay sa bangka. Kaya na natin sila matapos para mabigay na natin yung drawing. Nakalimutan namin magpabango, kanina pa sana natin. So, ito ang gagamitin ko kay Ate Cedes. At sa akin naman yung sa kanya. Hindi ko alam, pero mas gusto ko itong pambabae. So, mas gusto ko itong pambabae, guys. Ito kay Ate Fede. Bango na ito, promise. Ito, guys. Ito po Pauli, guys. Oh, i-promote ko. Ito pala, guys. Available na ito sa Shopee. So, ano mo kayo, guys? Order na kayo. Order na! Tara, sundan na natin sila ate para ano. Alam nila na tapos na tayo, tara. Perfect, ice cream. Tissue muna tayo. Ay, God. Hello. Wala mo. Rian. Ha? Rian din. Rian, tingnan mo. Grabe! Kuya, salamat kayo! Grabe! Oh, shoutout sa inyo, guys! Guys, sa mga taga-Davao! Shoutout sa Talan! Sabi sa mga Ero! Yun, ikaw na ikaw! Stay strong! Grabe, salamat! Ayos! So ngayon, Choy, uwi muna tayo sa bahay para kunin natin yung cord para makapag-charge na tayo and then mag-charge na rin tayo ng camera natin para magamit natin yan mamaya. So, see you guys mamaya lang. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkita kami ng idol ko na si Chris Gidge. Sobrang lupet neto, guys. Sobrang hinahangaan ko talaga yung mga works ni Kuya Chris. Yung mga short film niya, grabe, sobrang lupet. Kaya gusto ko lang siyang i-flex sa inyo, guys. So ayun, nagkwentuhan lang kami saglit at in-explain ko lang sa kanya yung content na ginagawa namin. Nagustuhan niya, kaya gusto niya rin magpa-drawing. Pero yung pinaka-purpose ko talaga doon, i-drawing ko siya sa ilalim ng tubig. Sa dagat. Ano yun? Oo. Kaliwasa ba? Oo. Yun yung purpose ko doon. Kung at kami nagsusumikap ngayon. So, paano ginagawa naman? Ngayon, nag-iikot-ikot kami. Naghahanap kami ng mga tao na gusto magpa-drawing. And then, kahit magkano lang ibibigay nila. Mas mabilis lang. Oo. 15 to 20. Ano yung ngayon mo siya i-draw doon? Oo, ngayon lang mismo. Ang time. Gusto mo? Oo! Di nga. Oo. Sige, ayos. Sino kasama mo? Actually, inaantay ko pa eh. Drawing muna ako. Oh, sige. And guys, may inaantay kasi siyang kasama niya. And then ngayon, nandito na kami sa pwesto namin. Ino-drawing ko na yung picture niya. Tapos babalikan niyo na lang yung drawing pagkatapos. Kasama ko ito. Ang cute oh! Natutulog siya kanina dito. Shoutout ka. Lumahilig din kasi ako sa pusa. Yung mga pusa ko ganito lang din eh. Pero gusto kong mag-alaga ng pusa yung ano, Persian yung lahi. Yung kulay gray. Oo, Persian. So ayun guys, hindi ko na na-videohan ng buo ang pag-drawing ko kay Kuya Chris kasi tinitipid namin yung battery percent ng cellphone na ginagamit namin ngayon pang record. Thankful naman kami dahil may nakilala kami dito at tinuro sa amin kung saan kami pwede makicharge. Tulungan niya kami makicharge tong camera namin. Ayos. Habang inaantay namin si Kuya Chris, may lumapit sa amin na isang Chinese. So umupo siya, tumabi siya sa amin, nakipagkwentuhan. Nagpakilala na rin kami, total andito na rin siya sa tabi namin. And explain ko na rin sa kanya yung content na ginagawa namin ngayon. So sinusubukan ko talaga yung best ko, guys, sa pag-i-English para lang ma-explain ko sa kanya kahit papaano nagkakaintindihan kami konti. This is my perfume, by the way. My own scent, perfume. Try my perfume. Chinese people, tumalagi dito sa Oh, right.
So ayun, may nalaman pa ako sa kanya na hindi pala gusto ng mga Chinese yung perfume. Ewan ko lang guys kung lahat, pero yun yung sabi niya. Siguro yung mga iilan lang. Respect na lang at shout out kay Steven. Isang oras na ang lumipas pero wala pa rin si Kuya Chris. Inisip ko na busy na siya kaya hindi na siya nakabalik. Gusto ko siyang i-PM kaso hindi gumagawa dahil lobot na rin ako. Kaya ito ngayon, bumili muna ako ng pagkain. Kumain muna kami. Sino? Kinis ka dito ah. And guys, alas 4 na, 4:12 na ng hapon. Dito pa rin kami naghihintay pero feeling ko parang hindi na ata babalik si Kuya Chris. Feeling ko nag-chat na siya sa akin ngayon na baka ano na lang, papadala na lang. Kasi kaso lobot ako, hindi ko ma-check yung cellphone ko guys. Gagawan na tayo ng paraan ngayon guys kasi nasasayang yung oras natin. Tara. So ayun, paalis na sana kami at nakilala ko si Kuya Ray. Gusto niyang ipa-drawing yung anak niya. Kasi birthday kahapon ng anak ko and I want to give him a gift nga hindi niya malilimutan. So ayun, magawa tayo. Kanina pa kami gustong umalis pero laging may hadlang. Binibigyan pa rin talaga ako ng opportunity na makapag-drawing. Kaya i-grab lang natin to ng i-grab dahil hindi ko alam. Hindi natin alam kinabukasan kung meron pa bang mga ganitong klaseng tao na willing magpa-drawing. Hanggat kaya, magdo-drawing tayo. At sakto guys, full charge na yung battery ng camera. Kaya nagagamit na natin siya ngayon. Salamat sa inyo. So kanina nakahiram kami sa kanila ng wire ng charger. Kaya nadagdagan ng 16% yung cellphone ko. So tignan natin ngayon guys kung... Tignan natin yung mga nag-send kanina. Ilan ba? Pagbukas ko ng cellphone ko ay nagulat ako sa nakita ko. May nag-send ng 2,000 pesos sa GCash. Kaya napaisip agad ako kung kanino galing to. Bago na-send yung 2,000 pesos, may nag-send ng 1,000. Which is, yun yung tatlong nagpagawa kanina. Kasunod yung nagkita kami ni Kuya Chris at nagpagawa siya ng drawing. Selfie ba si Kuya? Ito yun na. Chris. Oh, si Chris. Yun. Ibig sabihin, si Kuya Chris ang nagbigay ng 2,000 pesos. At tama ang hinala ko dahil pagkabukas ko ng messenger ko ay nagchat siya. So tama yung iniisip ko kanina na busy na siya kaya hindi na siya nakabalik. At nag-usap kami na ipapadala na lang yung drawing. Sabay pa sa salamat ko doon sa sinend niya. Kasunod naman yung 400 pesos na sinend ni Kuya Ray. Pagkatapos ay may nagpagawa pa ulit sa amin ng drawing at nagbigay sila ng 500 pesos. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng nagpagawa ng drawing ngayong araw na ito. Dahil dyan, nakaipon tayo ng 4,200 pesos. Day 1 pa lang ito guys pero sobrang na-bless na tayo. Kaya abangan nyo ang mga susunod pa na araw.